Mga kabuki, nagbabalik ako, si Princess, ang inyong Millennial Bukid Girl. Mamaya, isi-share ko pa sa inyo ang marami bang happenings dito sa AgriLink 2019. Pero bago yan, welcome muna natin si Bonac at Jason Kaunan para sa ilang tips and updates tungkol sa North Derby Race dito sa Pigeon Talk. This portion is brought to you by Super B12 for your pigeon's conditioning and canker out for your pigeon's anti-canker. Magandang umaga mga kalapatids. Noong nakaraan linggo, first lap ng ating North Derby Race. Marami nagme-message sa akin sa Facebook at marami silang katanungan. Ngayong araw na ito, isang katanungan ang ating sasagutin. Dito lamang po yan sa Kalapatids Pigeon Talk. Isang katanungan ng ating kalapatids ang ating sasagutin ngayon. Si Kalapatids Alex Roñez ng Quezon City. Tara, panoorin po natin. Boss Jason, gawa ng maraming nakakaranas na tulad ko. Tulad nung linggo, may dumating akong ibon, payat na payat. Ano ba magandang gawin natin? Ibigay sa kanya, pang recover, para naman sa susunod na lap, kasiguradong makauwi ulit siya na maayos. Sana po matulungan nyo kami. Maraming salamat po. Para sa iyong katanungan, Kalapatids Alex Roñez, sa akin man, may mga late din akong dumating. So, Tuesday, Wednesday, hindi natin may iwasan kasi dahil sa sama ng panahon na siya na-encounter natin pagdating ng karera. Ako man, ang gusto ko is mabilis ma-recover yung aking kalapate. So, ano ba yung mga ginagawa ko para mabilis ko silang ma-recover at may karga ko pa para sa next lap? So, ang ginagawa ko, unang-una, hihipuin ko muna yung kalapate ko. Titingnan ko kung gaano ba kadami yung nawala sa kanya. Para nang sa gayon, alam ko yung gagawin ko. So pag nakita natin na umiimpis yung ating mga alagang kalapate, for sure nasunog yung muscle nila dun sa karerang nangyari na yon. Na siya natin dapat tutukan at bigyan pansin. So para ma-recover natin sila, unang-una, binibigyan ko ng bee pollen. Ang bee pollen kasi, gaya na sabi ko sa inyo, is napakaganda para sa ating ibon. Na may enzyme para maging maganda yung digestion ng ating mga alagang kalapate. So, sa ganun pamamaraan, nakakatulong ng sobra ito para mabilis natin may recover yung ating mga alaga. So, pagka nakita natin na ganado ng kumain yung ating alagang kalapate, tingnan natin yung kanilang pangangatawan kung nagbago ba. Kasi nung ako, pag naghihipo ako ng aking mga alagang kalapate, yung araw na dumating sila, hihipuin ko. Para sa susunod ko silang hihipuin, titingnan ko yung pagbabago. Gumanda na ba yung muscle nila or tama na yung kanilang pangangatawan. Pag okay na yung hipo ng ating mga alagang kalapate, sabi ko sa inyo, pakawalan ninyo, isama nyo sa loop life. Pag hindi kayo makapagsabayan, huwag ipilit. Tandaan nyo, dito sa karera natin, super set style. Hintayin na lang natin na makita natin yung ibon natin na kaya na makapagsabayan sa pag-iensayo. So, pag nakita nyo okay na, then right time sa mga susunod na lap, pwede nyo na silang ikarga. At sana, pala rin na mag-clock. O yan mga kalapatids. Sana'y nakatulong ang ibinahagi kong tips sa inyo ngayong araw na ito. Abangan nyo ako sa aking mga susunod na episode at iba't ibang katanungan na naman mula sa ating mga kalapatids ang ating sasagutin. Hatid po yan ng Pampeluch Enterprises. Mula si Milla hanggang karera, may laban ka. Jason Kaunan po para sa Kalapatids Pigeon Talk ng AgriTV. Hayop ang galing! This portion was brought to you by Super B12. For your pigeon's conditioning and canker out. For your pigeon's anti-canker. Mga kabukid, marami pa kaming hinanda para sa inyo. Mamaya, samahan niyo ako at puntahan natin ang booth ng isa sa ating mga ka-agri partner, ang Yanmar, para sa latest sa kanilang mga farm machinery. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Millennial Bukid Girl, Princess, sa pagbabalik ng AgriTV, Hayop ang Galing!